Andito po sa atin ngayon live, dalawa pong nanay at ang kanilang mga minor de edad na anak. Hindi po natin pangalanan ang mga nanay at lalong-lalo na ang mga minor de edad. So nandito po sila sapagkat nais po nilang isurrender ang kanilang mga anak na suspect umano sa isang patayan sa Bulacan. Magandang umaga po mga nanay at mga iho. Si nanay na lang muna number one. So, ito po ang inyong anak, itong nakasalamin. Sabi nyo, gusto nyo po siyang ihingi ng tulong para sa proteksyon ng inyong anak na umano'y nakapatay. Opo. Tama ho? Opo. At sabi nyo, ito po'y nakablatter na. Opo. Okay, mamaya kakausapin po natin yung investigador na may hawak sa kaso at parating na rin po yung Women's and Children's Desk, ano po, para dun sa surrender. So, ano ang dahilan, bakit ho napatay ng inyong anak yung sinasabing tambay dun sa Bulacan? Ay, sila'y pinagtripan po. Mm-hmm. Okay. So, itong kasama niya, hindi siya nakapatay, pero magkasama lang sila nung mangyaring insidente para accessory siya. Kasama niya siya sa hinahanap ng ating mga otoridad. Tama ho? Opo. Okay. Si nanay number two. Okay. Nanay, nag-usap na rin po kayo ng anak niyo tungkol sa insidente. Opo. Ano pong nasabi sa inyo ng inyong anak? Kasi pumunta sila doon kasama yung kaklase ay taga roon. Okay. Sila ng sayaw. Mm-hmm. Papatong pa lang daw doon sa bakuran. Mm-hmm. Pinersonada na sa taga roon. Inawat na nga daw. Okay. Sino yung taga roon? Si Mujabo. Sino ito si Mujabo? Yun ang nag-personada sa kanya yung napatay nito. Okay. Na ayon sa inyo kanina, tambay. Tambay. Okay. At kaya po kayo napunta rito, nine number one, dahil pinaghahanap na ng mga pulis ang inyong mga anak? Mm-hmm. Okay. At ito'y nakablatter na? Opo. Okay. So itong si suspect number one. So, ano ang gusto kong mangyari, magagaling sa inyo? Ano ang dahilan bukod sa, well, nasabi na inyong magulang na nakusunada. Paano nangyari? Ito po kasi po, nagpunta po naman, hindi po namin nasadya po ang nangyari po. At nasabi mo sa akin kanina, self-defense lang talaga. At sinasabi nga ng inyong mga magulang, kayo raw ay isang mabuting bata. Talaga na kusunadaan lang daw kayo, hindi naman daw kayong troublemaker, ang troublemaker yung suspect. But anyway, ang magdidetermina niyan, sa lalabas yan sa investigasyon ng ating PNP kasi iniimbestigahan na yan. Okay? So parating na rin po yung Women's and Children's Desk, andito na ata, para sila ho ang magpo-process ng inyong pagsurrender ng inyong mga anak. Pwede natin papasukin na agad ngayon na yung ating PNP, Women's and Children's Desk. Tinawagan din po natin, mga kapatid, ang DSWD. Sabi ng DSWD, hindi na po kailangan pang kasama yung sila dahil andito naman daw po yung parents. Makakausap natin ngayon sa linyang telepono si Pio Trirofino Mamangon ng San Jose del Monte, Bulacan. Siya po yung investigador na may hawak sa kaso. Magandang umaga po sa inyo, Pio Tri Mamangon. Magandang umaga po, sir. Opo. So, meron po bang nangyaring patayan dyan sa inyong lugar na kung saan sangkot po ang dalawang minor de edad at ang suspect na po ay isang tambay? Natatanda niyo po ba o nakablatter po ba sa inyo yan, yung insidente ngayon? Yes, sir. Yes, sir. Actually, sir, na-respond ako po yan, sir. Okay. So, ang inyong pong suspect ay dalawang minor de edad? Opo, sir. Opo, sir. Yan, pinsan. Ano po? Magpinsan po, magpinsan. Okay. Magpinsan. Tapos ngayon opo po, inahanap nyo na sila ng PNP. Opo, pinuntahan po, actually, pinuntahan ko po sa bahay yan eh. Sa FDR po, sa Norsagaray. Opo. At yung pong suspect, suspect, yung biktima, ay tama ba, tambay daw yun? Actually, kapitbahay po yun ng babae na pinuntahan nila. Opo. Kaya ko po tinatanong kung tambay nga para tumugma-tugma ho sa sinasabi nila ng mga magulang. Hindi na po nag-aaral din, hindi na po nag-aaral. Hindi na nag-aaral. Okay, so tambay. So, andito kasi, dalawang nanay at dalawang minor de edad, at yun nga po, sila'y sumusurrender, sinusurrender ka ng mga anak, para at the same time, maproteksyon na namin ang kapakanan ng dalawang bata. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Sandali lamang po, sir, ha? At papasok ngayon sa yes, ating sir, yes, sir, studio. Ito, sir. Pakilala po kayo, sir. Good morning. Po si Pio to Montanyan. Okay. Officer in charge ng WCPD Mandaluyong. Mandaluyong. Yes po. Okay. Sige. Sir, sa kabilang linya ay yung pulis natin sa Bulacan
investigado sa kaso at sinasabi nga niya may ganong insidente nangyari na suspect sa pagpatay ng isang tambay ang dalminor edad. At andito yung mga magulang, sinusurrender po yung kanilang mga anak. So, kayo ho magpo-process sa kanilang surrender. So, ano mangyayari ngayon dito from here, sir? From here, sir, turnover namin sila sa DSWD natin. Then, okay. Through DSWD po naman daluyo, makikipag-coordinate po sila sa DSWD kung saan po nasasakop yung ano nila. Lugar. Okay. At syempre, sir, bibigyan nyo rin sila ng abogado galing sa Public Attorney's Office. Yes, wala silang kakayahan kumuha na silang abogado. Yes, po. Tama, sir? Yes, po. Okay. At syempre, gusto kong manggagaling sa inyo na masisiguro yung kanilang protection from here going to DSWD, wala mangyari. Yes, po. Hanggang sa masecure sila doon sa lugar na yun. Yes, po. Ginagarantin niyo po yan? Yes, po. Okay. Kasi yan po ang dahilan kung bakit napunta yung mga magulang at ipinagkakatiwala sa amin, so ipinagkakatiwala ko rin sa inyo ang seguridad ng dalawang bata. Yes, po, sir. Okay, sir? Yes, po. Sige po. Ganun na lamang po. Okay, dito muna kayo. So, safe na po, Nay. Yun yung mga anak. Andito na yung ating kapulisan. In fact, meron pa siyang kasama ibang pulis para masiguro yung... Sir, sa amin safety. Din. Opo. Sa amin, ano, sa amin. Opo, ganun din po. Dalawa. Yung dalawang bata, pati ho, dalawa kayong... Tirahan namin. Kasi yung mga kapatid ko may mga detirit na rin eh. Opo, opo. Kaya nga po, andito yung ating pulis. Siniguro namin na makausap yung ating kapulisan para nga po doon sa safety po ng dalawang bata. Kasama na rin po kayo dyan. After this, pag-usap-usapan pa rin po natin yan. Okay? Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.